TV, sa kuha ng video. Ang sinasabi po, papatayin ako. Hindi po ako manok, hindi po ako pato, tao po ako na sinasabihan na papatayin. Hindi ako nagpapabula, kaya nga kinontem ko ito si Pico Santiago dahil hindi ako nagpapabula sa kanya na yun ay katang-isip lang niya. Ang katang-isip na sinasabi niya is only an afterthought, palusot, dahil nga kitang-kita dito sa video na pinapakita mo. Lingoy, about that PDS, the truthfulness yung denial mo na please answer the question. Wala, wala naman. Focus on the question. Wala, Your Honor, wala pong denial. Sa tali lang. Sa dahil, lang Your Honor, yung authenticity nitong dokumento na ito ay hindi ko mabibigyan ng ano no ng hindi please stop pointing about authenticity dahil certified true copy na ngayon galing dito sa PDEA. Ang atin lang is sasagutin mo lang yung tanong. Alam mo Mr. Morales, habang patuloy ka nagsisinungaling, I might be forced to cite you also in contempt at sumunod ka kay Picoy. Your Honor, yung PDEA documents, hindi po sa akin nang galing yung pagkakalabas. Kaya ito po yung kinokorrelate. Hindi nga sa'yo nang galing. Ang problema, kinonfirm mo na ikaw talagang pumirma, ikaw gumawa, ikaw pumirma. So, the same story. The same story yun. No, Your Honor. Lumalayo ka. Yan muna pag-usapan natin yung PDS mo. Your Honor, di ako lumalayo, Your Honor. Nakita nyo naman yung ginagawa sa akin ng PDEA. Ginagawan ako ng istorya. Magtitiwala pa ba ako dito sa liderato ng PDEA kung sila mismo inilalaglag nila ako? Yung dokumento na ginawa ng 2012, hindi nga nila tinatanggap, Your Honor. Ito pa na hindi nila kayang gawin. Nagawa na nga po ako ng dismissal order para palabasin na ako'y dismiss. Pero niwala man lang akong due process na ang lapit-lapit lang nung nabahay ko, Metro Manila lamang po. Imposible na hindi ako makatanggap ng twin notice rule na isinasaad dun sa due process ko. Tingnan niyo ito, napakadaling gumawa po nito, Your Honor, para lang masira yung credibility ko. Pwede bigay mo sa akin yung papel? Tingnan ko. Ang mahirap dito, Mr. Chair. Itong si Agent Morales, naniniwala lang sa sarili niya. Itong mga taga-PDEA, lahat ng mga resource persons dito sa PDEA, pinasisinungalingan lahat yung mga sinasabi nitong si Agent Morales. Naniniwala lang sa sarili niya. Siya lang ang tama eh. Madali mo lang ito, Jonathan Morales. Napakadali ito eh. Itong maliwanag ito na papel mo ito, PDS mo ito. Huli, dyan pa lang, Mr. Chair, huli na nagsisinungaling. Papilis mo ito. Meron ka pirma dito. It is a certified photocopy coming from PDEA, if I understand, if my understanding is correct. Galing ba sa inyo yan, PDEA? So, Senator Jinggoy, if you cannot get a proper answer from Jonathan Morales, you may continue well, with other matters. Alam nyo, pag ganito lagi ang sagot nitong si Morales, wala ho tayong makakamit na tunay na istorya galing sa kanya. Parang kasinungalingan lahat ng mga sinasabi niya rito sa committee. Anyway, before I proceed asking questions to Mr. Morales, I think Mr. Kumar is ready to attend virtually, Mr. President. Yes, the chair will allow it. Okay lang ba sa inyo na para bang nakukonsensya na nasa loob ng hospital, tinatanong natin yung tao? Baka may mangyari dyan. Pumayag na ro yung doctor, Mr. Chair, according to the lawyer. Baka may mangyari dyan. The doctor did not agree, but James just wants it already. No. Kailangan may doctor's advice yan. Nasa loob pero siya may doctor po doon, pero the doctor did not agree, but
Oh, they did the doctor did not agree or you did not consult with the doctor? He did, but the doctor said no. Oh, so, sabi na, pag may nangyari sa kanya, makakabisin. No. Yan. Hello, Your Honor. Yeah, andyan na siya, pero ako. Pag may nangyari sa inyo, huwag mo kami sisihin, Mr. Kumar. Hindi, sir. I just want to clarify. Gusto ko lang matapos ng ito. Kasi, sandali lang, Mr. Kumar. Mr. Kumar, sandali lang. Huwag na. Baka may mangyari pa sa iyo dyan. Ako sisihin. Sir, honestly po, Your Honor, gusto ko lang din matapos na ito. Kasi for the previous how many days, hindi lang po ako nag-suffer, pati yung pamilya ko po. Dahil dinadrag po yung pangalan ko sa bagay na wala po akong alam at wala akong kailaman at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit ganun po. Na-stroke na ako lahat dahil dito. Hindi na ako tama ito. Sorry, James. Sorry for your condition. I apologize na nagkaganyan ka. Parang niya ako pinagbintangan sa bagay na wala pong ginawa. Hindi naman ako tama ito. Ang pangalan ko, pangalan ng pamilya ko, sinira sa lahat. Wow. Paki-op na, sabi mo kayo, walang doktor dyan. Against doctor's advice. Mag-uusap lang tayo next time, James. Sige na. Thank you. Relax ka na dyan. Relax. Salamat po. Sige. Thank you. Senator Jinggoy, you want to continue? Resume muna. Session resumes. Senator Jinggoy, you have the floor. Mr. Chair, gusto ko sana magtanong pero lahat ng lumalabas sa lahat ng sinasabi ni Agent Morales ay pawang kasinungalingan. Susunod na tanong ko, magsisunungaling naman. So ano po maihita natin dito sa polluted source nito? Okay, last question, Mr. Senator Jinggoy, before you continue, I just would like to put on record that this committee assumed a while ago that he was under doctor's advice to go on online attendance to this hearing. But unfortunately, ngayon mo lang sinabi na wala palang advice ang doktor, kaya as chairman, I have to rule not to continue with the questioning of James Kumar because of his condition. Kung may mangyari, ako pang mananagot. Ha? Just for the record, baka sabihin nila, hindi pinakinggan ni Bato yan kasi gusto pa i-drag pang investigation ng mahaba. No! Ako gusto ko ngayon na. Ikaso lang with that condition. Napaka-heartless naman natin na tao. Napaka-heartless ko naman na chairman kung tutuloy-tuloy ko yan. Kung may mangyari dyan. Kaya yun lang, for the record. Senator Jinggoy, go ahead. Thank you. A last question na Ginong Morales, ha? Bibigyan na ulit kita. Yes, Mr. Chairman. You said you complied with all the requirements. Am I correct? What kind of compliance did you do? Lahat po, including po yung mga clearances, Your Honor. Your Honor, Mr. Chairman, ano? Bagamat irrelevant po yan dito sa, ano, no, sa ginagawa natin investigasyon. Your Honor, for the record, ito ano, pong irrelevant. Ano ibig mo sabihin irrelevant? Yung pong tinatanong ni Senator Jinggoy Estrada. Your Honor, ako po ay resource person. At ako po, nandito po, patungkol lang po doon sa aking personal na kaalaman kaugnay nung kasong nahawakan ko nung 2012. Katunayan, Your Honor, ano, may banta sa buhay ko. Napanood naman po natin sa video. Nagkulang nga po tayo ng imbitasyon. Dapat lahat ng mga tao na binanggit doon sa video na napanood natin dito kasama sa ang First Lady, Luisa Araneta Marcos. Nagtatanong po ako, bakit hindi po siya naimbitahan? Kagaya po, nakikita rin. You are now questioning the wisdom of this committee. Kung ganun ang line of thought mo. Mr. Chairman. Listen, Senator Chis, go ahead. Mr. Morales said repeatedly that he is only a resource person. As the chairman said, sir,
hindi po nyo ito party. Hindi po kayo at wala kayong karapatan mag-imbita ng kung sino gusto nyong imbitahin. Pangalawa po, tinatanong po kayo ni Senator Jinggoy ng tanong. Ang sagot lang po naman, oo, hindi totoo, hindi po irrelevant. Hindi po nyo kapasahan bilang resource person lamang. Kung relevant o hindi, pwede kayo magsabing, I invoke my right to remain silent, I invoke my right against self-incrimination. Karapatan nyo po lahat yun, may abogado naman kayong katabi. Pero hindi po para sa inyo na pagsabihan ng miyembro ng komiteng ito na irrelevant yung kanyang mga tanong. Sagutin nyo na lamang po na ayoko pong sagutin. Ganun, tapos. Para hindi na po tayo magtagal masyado. Yes, that's true. Sinabi ni Sir Torchis, you can invoke your right against self-incrimination if you don't want to answer the question. Kung ayaw mong sumagot, then bahala ka. Pero kung gusto mong sumagot, please give us the correct answer and the truthful answer. Yun lang ang pakiusap natin. Yes, Mr. Yes. Chairman. Thank you. Mr. Chairman, ito po yung patawarin niyo po ako dun sa ano po, no? Pero ito po, bilang investigador, marapat lamang po na ipatawag kung sino-sino yung mga tao na nabanggit dun sa video. Napakaseryoso po, Your Honor. Yung sinasabi na papatayin yan. Kausap po ni Eric Santiago si Romy Enriquez at ito po ay rumihistro doon sa CCTV sa kuha ng video. Ang sinasabi po, papatayin ako. Hindi po ako manok, hindi po ako pato. Tao po ako na sinasabihan na papatayin yan. Ngayon, Mr. Morales, you don't need to lecture that before this committee because the video speaks for itself. Nakita natin yung video. At ako naniniwala sa nangyayari doon sa video na yon. You even take the risk of being charged for violation of that Data Privacy Act sa ginagawa mong yan. But still, you continue presenting it to this committee because alam mong importante yan. At ako naniniwala na importante. Ako na niniwala, hindi ako nagpapabula, kaya nga kinontem ko ito si Picoy Santiago dahil hindi ako nagpapabula sa kanya na yun ay katang-isip lang niya. Ang katang-isip na sinasabi niya is only an afterthought, palusot, dahil nga kitang-kita dito sa video na pinapakita mo. Mabuti yung klaro tayo dyan. Yes, thank you Mr. Chairman. Kagaya po niyan, wala po sanang negotiation na gagawin kung wala pong... Please, kuha na lang. You just answer the question of Senator Jinggoy. If you don't want to answer, tell him. Tell this committee that you don't want to answer. Please, Senator Jinggoy, please continue. No. Huwag ka muna mawala ng gana magtanong, Senator Jinggoy. Tuloy mo lang. Ito lang nakakawala ng gana pa rin kasi nung pa tinatanong sa kanya about his PDS. If he misrepresented himself, ang lagi niyang sagot, no. Pero contrary to what is written sa kanyang PDS, sa kanyang personal data sheet, ngayon meron siyang sinasabing mga I complied, meron siyang compliance. Ano yung compliance na ginawa mo? Yun lang naman tinatanong ko. Your Honor, nasagot ko na po. Noong mga nakarang hearing, na-comply ko na po lahat ng hinihingi ng recruitment committee, kaya po nila ako tinanggap. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chairman. Medyo may kalayuan po yung kasagutan nyo, Ginong Morales, kasi tinatanong ko sa inyo whether you complied or not dun sa hinihingi sa'yo ng PDEA. Ang tinatanong ko, if you misrepresented yourself. Dahil nga, taliwas sa sinagot mo dito sa have you ever been charged formally or have you ever been dismissed? Sinabi mo mo no. Pero katunayan nga, na-dismiss ka sa PNP at marami kang, you have a string of cases filed against you. Mm. Your Honor, na-comply ko na po lahat. Ang recruitment wala committee nga, po. Sagutin mo tanong. Ako, naniwala ako na-comply mo lahat dahil hindi ka ma-appoint kung hindi mo na-comply ang requirements. Yeah. Hindi naman suruta nga ang PDEA na i-appoint ka kung hindi mo comply lahat ng requirements. Ang tanong lang ni Senator Jinggoy about that PDS, the truthfulness, yung denial mo na please answer the question. Wala naman. Focus on the question. Your Honor, wala pong denial. Sandali lang, Jonathan. Wala naman problema kung na-comply mo o hindi.
That is beyond the point. Ang tinatanong ko, simple lang naman, did you misrepresent yourself doon sa PIDEA, doon sa iyong personal data sheet? Yan lang naman tinatanong ko, yes or no? Ang sinagot mo, no. Kanina, sinagot mo, no. Am I correct? Yes, sir. Pero the PIDEA says otherwise. Oh, sino pa rin wala ko, yung documentary evidence o yung kasagutan mo? Your Honor, may mga ano po dyan, kaya nga po merong sinasabing na comply. Kasi may mga hiningi po sa akin. Yun po yun. Yung sinasabi po nyo na yan, na-comply ko po yung mga lacking requirements na hiningi ng PIDEA. Yun po yun, Your Honor. Maliban dyan sa sinasabi nyo na yan, hindi ko na po alam. Mr. Chair, wala tayo makukuha rito para kasinungalingan itong mga sinasagot niya. Tsaka lalayo po ng mga sinasagot niya sa aking katanungan. Hindi ko na po alam kung yung mga susunod mga katanungan ko kung talaga magsisinungaling pa rin ito, hindi. So it's useless talking to this guy. He's a polluted source. He's lying through his teeth. Lahat ng mga resource persons, pinasusunungalingan siya lang ang tama. So, ano pa tatanungin ko sa kanya? Para ikasinungalingan. Ididenay niya, ididenay. PIDEA, ano masasabi niyo? Did he misrepresent himself sa PIDEA, sa PDS niya? Yes, Your Honor. So, follow-up question, PIDEA. Bakit siya na-appoint as agent kung may representation siya? Sigurado ako mayroon kayo dyan validation. Lahat-lahat, sinicheck niyo yan sa recruitment. Paano siya na-appoint kung may representation from himself? Sige. I will ask our HR officer, Your Honor, because at that time I was not yet part of PIDEA. So ikaw nang nasa HR ka na noon nung panahon nung... Not yet, sir. Right now? Not yet, sir. I was not just yet. Appointed last April 1, sir. Okay. So... Sir, I can only surmise that the PDS of Jonathan Morales was submitted to the Civil Service Commission. And I think the original also was submitted to the said commission. As to whether or not he complied with the requirements, for example, the clearances, among others, coming from his former employer, the Philippine National Police, we cannot second guess, Your Honor, but it is incumbent upon Mr. Morales to submit everything to the Human Resources Service of the PIDEA prior to his appointment. Kaya nga, ang tanong ko is, ayan, mag-swear ka muna. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Kaya ang tanong ko nga, bakit siya na-appoint kung kulang ang kanyang requirements at mali-mali yung kanyang requirements? Sir, I cannot... answer it because I do not have personal knowledge on the facts and circumstances prior to his appointment as PIDEA agent. General Coy, sir, you've been PIDEA Director General. Posible ba mangyari ito? Na nagsisinungaling siya sa kanyang PDAs tapos ma-appoint siya as a PIDEA agent? Wala bang vetting process na ginagawa ang PIDEA? Your Honor, good morning, Senator Jinggoy and Senator Escudero. Good morning, sir. I have not been sa PIDEA, no, but sa PNP, I was the former director of personnel. Sir, hindi ka pala nag-PIDEA, no? Dangerous Dogs Board ka lang pala. Yeah. I presume si, Your Honor, I think si, when we invited General Santiago during the last hearing, I understand he explained the circumstances dun sa recruitment ni PIDEA agent Morales. According to him, as I remember, medyo kulang siya ng tao nung araw. Kaya siguro, I'm just assuming na siguro relax yung
processing during that time, just to comply with the manpower requirement. That's only an opinion, Your Honor. Thank you, sir, for that very complete pa yung memory mo sa testimony ni General Santiago. Actually, ako, medyo hindi ko na na-remember yun, pero I can attest to that na sinabi talaga niya yan during the last hearing. Mr. Chairman. Yes, go ahead, Senator Chis. Can I make a manifestation? Yes, go ahead. Sa haba ng testimony at daming sinabi ni Ginoong Morales, ang napatunayan lamang sa pamagitan ng mga testigong kumatig sa kwento niya ay ang mga sumusunod. Una, na pinatawag po siya ni General Serapio dahil sa away nila ni General Kakdak, ang kanyang superior. Totoo po yan. Meaning, kinatigan ng testigo yung kanyang sinabi patungkol doon. Pero hanggang doon lamang. Pangalawa, na may condo unit si Binibining Maricel Soriano sa Rockwell. Pangatlo, na may mga kotse ang PIDEA doon sa mga plakang binigay niya na sinangayunan din. Kung hindi ako nagkakamali, di po ba? Ng PIDEA. Na nagpunta sa kanya si Ginoong Enriquez at may kausap siyang nagangalang Eric Santiago na na-videohan. Napatunayan din po yun. Yung nilalaman ng pag-uusap at kung ano yung rason sa likod, nasa pagitan na po nila. Nakakalungkot lang nga na yung standard na ginagamit ni Ginoong Morales na dapat gamitin daw sa kanya ni Senator Jinggoy, ayaw niyang paggamit, hindi niya sinusunod sa committee ito matapos ang mabigyan ng buong laya na magsalita ng ilang oras itong nagdaang dalawa, tatlong pagdinig. I'd like to close, Mr. Chairman, by taking advantage of the presence of Secretary Cuy. Sir, kindly submit to the committee, ano-anong klaseng drug test ba ang ginagawa ng kada ahensya ng gobyerno, dahil galing po sa inyo yung policy, para sa piloto, sa driver, di ba, professional driver's license, sa firearms, una. Pangalawa, pakisubmit din po sa amin kung ano ang inventaryo ng mga test na meron po ang iba't ibang ahensya, kabilang ang customs, kabilang ang immigration, ng pag-test na drugs. Baka mamaya, gaya ng sabi ng karang hearing, puro marijuana at sabo lang yan, pati sa customs at sa immigration. Hindi natin alam kung may nakakapasok na iba't ibang uri ng mga droga. At panghuli po, pakibigay sa amin kung anong available sa merkado para sa budget deliberations at nasa ilalim ng committee ni Senator Bato. Ano-anong klaseng test pa po yun nandyan? May test po ba na kayang malaman kung isang taon meron o hanggang isang linggo lang o dalawang linggo? Di ba ba may mga ganun? O hanggang isang buwan lang? Magkakano ba yon? Ilang ba binibili natin kada taon para sa taunang budget pag pinag-usapan? Mailagay na po namin doon para hindi naman yung tila, yung sabo at marijuana lang ang palagi nating tinetest at hindi iba't ibang klaseng droga. Sir? Yes, Your Honor. We'll comply. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Sana maging bahagi po yun ng pag-ulat. Yes, sir.